isang nakakilabot na pangyayari ang nangyari, mga kaibigan, sa ating bansa, partikular sa lugar ng Mindanao na kung saan umigit kumulang 200 na katao na ang dinala sa ospital ng Dr. George Royeca Hospital. Kabilang na dito ang alkalde ng General Santos City na si Mayor Lorelei Pacquiao. Kabilang na dito ang kapitan at kapatid ng dating Senator Manny Pacquiao na si Kapitan Bobby Pacquiao. At rito pag-usapan, mga kaibigan. Tumaas na ang bilang ng namatay sa rehiyon ng Soksarjen matapos ang lindol na may lakas na 6.8 na magnitude sa bahagi ng Mindanao noong Biyernes ng hapon, November 17. At ngayon umaabot na sa 5 ang namamatay. Kung ating mapapansin, ang lugar ng Mindanao ay halos taon-taon ay nagkakaroon ng malakas na lindol dito. Kung ating babalikan, sa parting Davao Occidental noong 2017 ay nagkaroon ng 7.2 na earthquake sa lugar na iyan. At sa sumunod na taon, nagkaroon ulit ng 7.2 na magnitude sa mismong Davao pa rin. At ngayong taon, isang malakas na lindol na naman ang tumama sa Mindanao na umaabot ng halos 7 ulit na magnitude, na talaga namang napakalaki ng pinsala na dinulot nito. Naika pa sa mga balita, umaabot na ng 143 milyon na pesos ang damage sa mga properties dahil sa lindol na ito. Ang lindol na may epicenter sa Davao Occidental ay pinakamalakas na ramdaman sa Glan. Iniulat ng pulisya na namatay ang isang mag-asawa nang mag-collapse ang isang pader sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro, General Santos. Nasira ang isang bahagi ng bahay ng pamilya na Pagolima sa Barangay ng Sapo Cadido, malapatan sa Rangkani. Bumagsak ang isang pickup truck matapos ang lindol na may malakas na 6.8 na magnitude noong Biyernes, November 17. Ito rin ay ulat ng Rappler. Sinabi ng mga otoridad na isang pastor at isang negosyante ang namatay sa lalawigan ng Sarangani. Kinumpirma ni Antonio Acaron, ang opisyal sa Disaster Risk Management para sa Glan, ang isang pagkamatay sa bayan kung saan bumagsak ang bato sa isang kalsada na nagresulta sa hindi pagkadaan mga sasakyan. Ayon sa ulat ng mga pulisya na inilabas noong Sabado, may mga 326 na katao ang nasugatan. Sinabi nito na maraming estudyante ang nagkaroon ng panic attack. Lumikas ang mga tao at nagkaroon ng kaguluhan sa General Santos City at iba pang bahagi ng Soksarjen kung saan malawak ang malubhang nagdulot ng pinsala ng lindol. Ang mga litrato na inilabas ng pamahalang lungsod ng General Santos ay nagpapakita ng isang lokal na ospital na abala sa pag-aalaga ng mga pasyente. Matapos ang malakas na lindol na naramdaman sa buong Mindanao, iniulat ng Philippine Institute of Volcanology at Seismology of Phibox na ang lindol ay tumama sa Sarangani sa Davao Occidental sa isang lalim na 63 kilometers alas 4:14 ng hapon noong Biyernes. Sinabi ni General Santos Mayor Lorelei Pacquiao sa lokal na himpilan ng DXMD Radio Mindanao Network na may 200 na katao ang dinala sa lokal na pamahalan ng Dr. George Royeca Hospital matapos ang lindol. Sinabi ni Pacquiao na bagaman may ilang sugatan, marami ang nagkaroon ng panic attack dahil sa lindol. Iniulat ni Soksarjen Police Spokesperson Medyo Risa Hernaez ang malawakang pinsala na dinulot ng lindol. Nasira ang ilang mall sa General Santos na nagdulot ng kaguluhan at nagtulakan ng mga tao palabas. Ayon sa iba't ibang litrato na nakunan ng video na kumalat sa online, marami ang nagtago sa ilalim ng mga lamesa. Ang mga nakaparadang sasakyan ay nasira dahil sa pagbagsak ng debris. Gayun din ang 30 na gusali ay nasira kasama ang 3 gusali ng pamahalaan ng General Santos City. Sinabi ng mga opisyal, nasira daw ang Buayan Bridge na nag-uugnay sa lungsod sa bahay ng Alabel sa lalawigan ng Sarangani. Sa Sarangani Provincial Hospital, inilabas ang mga pasyente sa labas ng pangamba sa aftershocks. Ang hapon na pagyanig ay nagresulta sa matinding traffic jam sa General Santos. Ang General Santos at lalawigan ng Sarangani ay nawalan ng ilaw ng ilang oras matapos masira ang isang pangunahing linya ng kuryente dahil sa lindol. Naganap ang landslide sa ilalim ng ilang lugar sa Soksarjen at nasira ang ilang gusali at mga bahay. Sa Glan, Sarangani,
sinimulan ng mga lokal na manggagawa ng pamahalaan ng clearing operations sa isang kalsada na naapektuhan ng landslide. Ayon kay Adrian Michael Gino Morales, ang operations chief ng Office of Civil Defense sa Soxargen, sinabi niya karoon na na-clear na nila ang isang bahagi ng kalsada noong Sabado ng umaga. Itinaas ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o RDRRMC ang kanilang alert level sa blue na nangangulhugang handa sila para sa emergency response. Sinabi ni OCD Soxargen Director Rail Linto Aninyon na malapit silang magpag-ugnayan sa mga lokal na pamahalan at iba pang miyembro ng RDRRMC. Sinabi ni OCD Davao Region Chief Ednar Dayanghirang na nawalan din ng ilaw ang Davao Occidental dahil sa malakas na lindol. Sinabi niya na ang mga unang ulat ay nagpapakita ng malawakang pinsala sa infrastruktura at ang mga lokal na pamahalaan ay gumagawa ng mga pagsusuri noong oras ng posting. Sinani Danlag, isang Science Research Assistant sa FIVOX Station sa General Santos City, ay sinasabi niya na ang epicenter ng lindol ay malapit sa dagat kung saan may malaking fault line dito at sobrang naramdaman ang lindol dahil sa kaulmigmigan ng pinagmulan nito. At kung ating mapapansin, napakalaki ng fault line dito na halos taon-taon ay may major na paggalaw ito na kung ating mapapansin, isang malaking hinog na fault line ang pwedeng mas maging malakas pa sa mga susunod na taon na sobrang pinaangambahan hindi lamang ng mga taga Mindanao kundi pati na rin ng FIVOX. Kaibigan, ito na ang oras na tayo ay magpalakas sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil mas magiging matindi ang mga pagsubok natin sa buhay, sa hinaharap at mas lalong magiging malagim ang mga sakuna na mangyayari sa ating buhay at wala tayong ibang kakapitan na mas matibay pa at mas higit pa kundi sa ating Panginoong Diyos lamang. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Pangalawang Korinto 12 verse 9-10. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, sapat na sa iyo ang aking biyaya dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan. Kaya buong galak kong ipinagmamalaki ang aking kahinaan nang sa ganun ay lagi kong maranasan ang kapangyarihan ni Kristo. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapagrihan aming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na sa kabila ng aming kahinaan ay sapat po ang inyo pong kapangyarihan at biyaya na siya pong magpapalakas sa amin. Tulungan kami, Panginoon, sa mga kinaharapan naming problema, lalong higit sa mga kaibigan po namin sa lugar ng Mindanao na sila'y nakakaranas ngayon na matinding pagkagulat dahil sa sakuna na dulot ng lindol. Tulungan niyo silang makarecover at tulungan kami, Panginoon, na laging kumapit sa inyo dahil wala na pong mas matibay na kakapitan, Panginoon, maliban sa inyo at kayo lamang po, Panginoon, ang isang tunay na nagmamalasakit sa inyong mga anak. Salamat, Panginoon, at patawarin po kami sa lahat po ng aming pagkukulang at pagkakasala pagkat ito ay aming samot-hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.